Dear Lady Love TV. Pretend Mama of Billionaire's Kids, ang pagpapatuloy ng ating kwento sa 21st bahagi. Lumabas sa resulta ng DNA test na mag-amanga sina Pau at Johan. Wala nang gaanong nagulat sa kanila. Gayunpaman, hindi pa rin ihanda ni Abby ang sarili sa nakatakdang maghanap. Hindi niya kayang ibigay ang anak kay Pau. I'm giving you a week, Abby. Formal na sabi ni Pau matapos mabasa ni Abby ang DNA test result. Itong araw para ihanda si Johan. I'm taking him home and I want him to know that I'm his father. Pero hindi sapat ang isang linggo. Hindi yun sapat upang maihanda niya ang sarili niya. Hindi ko alam kung kaya kong ibigay sa iyo ang anak ko. Kung kaya mo akong labanan sa custody battle, sige, magmatigas ka. Kukunin ko ang anak ko kahit na ano ang mangyari. Napalunok si Abby. Tinatakot mo ba ako? Umiling si Pau. Sinasabi ko lang sa iyo ang mga siguradong mangyayari. Hindi mo pa alam ang bagay na nakahanda kong gawin para sa anak ko. Hindi ganoon kadali ang gusto mo. Sa isipan ng bata, si Jacob ang ama niya. Unang-una, hindi mo dapat pinaniwala ang bata na may iba siyang ama. Anak ni Jacob si Yuna. Alam mo naman siguro ngayon kung gaano kalapit sa isa't isang magkapatid. Paano maiintindihan ang isang 7 taong gulang at 5 taong gulang na bata na magkaiba sila ng ama at iisa lang ang kanilang ina? Intindihin mo naman ang kalagayan ko, Pau. Huwag mo naman akong masyadong madaliin. Huminga ng malalim si Pau. Inakala ni Abby na pagbibigyan siya nito. 1 week, Abby. I'm just giving you 1 week. 6 na taon na ang nawala sa akin. Hindi ko hahayaan na madagdagan pa iyon. Sandaling dumaan sa isip ni Abby ang pagtakas. Nagawang magtago ni Charmaine noon. Kaya rin niya marahil. Don't make me do something extreme, Abby. Mabait ako kung sa mabait. Pero hindi ko gugustuhin galitin ako. Ani Pau na tila nababasa ang nasa isip niya. Galit ka na. Naisa na niyang ibalik ni Pau ang dating magandang pakikitungo. Galit ako sa kaibigan mo. Galit ako sa sarili ko. Galit ako sa sitwasyon. Kung ibibigay ko sa iyo si Johan, ibibigay mo siya sa akin? Wala kung... Hahayaan mo ba akong makita siya at makasama? Hindi mo na ilalayo sa akin ang anak ko, hindi ba? Hindi ka magiging ganoon kalupit, hindi ba? Kung hindi niya magustuhan ang sagot nito, ilalayo niya ang mga anak. Naparam ang nag-aalab na galit sa mata ni Pau. Hindi na gaano nakakatakot ang itsura. Alam ko na malaki ang utang na loob ko sa iyo, Abby. You were there when Charmaine was gone. You instantly became a mother of 2 children. I know it was hard. I know you love them. Pero sana intindihin mo rin ang kalagayan ko. You can't imagine how this has changed my life. Hindi ko pa rin makontrol ang emosyon ko. But I am certain about one thing. I want to be with my kid. I want a chance to be with him. Gusto ko siyang makilala. Gusto kong punan ang mga taon na wala ako sa piling niya. This is important to me. Pero hindi ko nakakalimutan na may utang na loob ako sa'yo. Ipinangangako ko, hindi ko ipagkakait ang bata sa'yo. You can always visit him. You and Yuna can sleep over. Ipinangangako ko, hindi kita aalisan sa buhay ng anak ko. Hindi iyon sapat ngunit pinilit ni Abby na makontento sa sarili. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para maipaliwanag kay Johan ang sitwasyon. Pigil-pigil ni Abby ang mga luha habang binibihisan si Johan. Iyon na nga ang araw na kakailanganin na niyang ibigay ang anak sa ama nito. Napagtanto niya na hindi siya kailanman magiging handa na mawalay sa anak. Ngunit kailangan niyang pakawalan si Johan. Hindi dahil sa natatakot siyang labanan si Pau sa korte. Hindi dahil alam niyang matatalo siya, kaya hindi na lang lalaban. Pinag-isipan niyang maigi ang naging desisyon. Napagpasyahan ni Abby na hindi siya magiging makasarili. Kung binigyan niya ng pagkakataon si Jacob, dapat din marahil na bigyan ng patas na pagkakataon si Pau. Nakatulong ang naging pagbisita ng ina ni Pau sa kanila para mas maintindihan niya ang dahilan ng masidhing kagustuhan ng binata na makasama na ang anak. Ipinaliwanag ng ginang sa kanya kung bakit ganoon ang asta ng anak. Ikinwento rin sa kanya ang naging buhay ni Pau matapos umalis ang ama. Naisip niya na dapat makilala ni Johan ang ama nito. Hindi niya iyon ipagkakait sa anak dahil lang ayaw na mawala ito sa kanyang piling.
Hindi ipagkakait ni Abby kay Johan ang mas magandang buhay na alam niyang maibibigay ni Pau. Nasasaktan ng labi si Abby at pakiramdam niya ay may bahagi sa kanya ang unti-unting namamatay, hindi pa man nakaaalis si Johan. Ngunit pinilit niya magpakatatag. Kakayanin niya ang lahat. Titiisin ang lahat ng sakit para sa mga anak. Yumakap si Johan sa kanyang leeg. Mama, ayokong umalis. Ungot nito. Kinurap-kurap ni Abby ang mga mata upang pigilin ang pag-alpas ng mga luha habang ginagantihan ang yakap ng anak. Akala ko ba okay na? Nagkasundo na tayo, hindi ba? Ayaw. Angal nito. Johan, gusto ka talagang makasama ni Tito Pau. Hindi ba gusto mo siya? Binigyan ka niya ng toy car noong bumisita siya. Hindi pa niya masabi kay Johan ang tungkol sa pagiging mag-ama ng mga ito. Hindi talaga maaaring piglain ang bata. Binanggit niya sa ina ni Pau ang concern at nakumbinsin naman ng ginang ang anak na maghintay muna hanggang sa masanay na rito ang bata. Bakit kasi? Nasasad si Tito. Paano kung ikaw naman ang masad at wala ako? Ang sabi kasi ni Abby, sa bahay muna ni Pau si Johan dahil nalulungkot ang binata. Kailangan nitong samahan si Pau upang hindi na malungkot. Pumayag naman si Johan ang sabihin niya iyon. Gusto naman kasi nitong talaga si Pau. Ngunit ngayong paalis na, tila nais ng bata na magbago ang isip. Hinaplos ni Abby ang ulo ng anak. Kasama ko naman si Ate Yuna. Hindi gaano magiging sad si Mama. Bahagya niya itong inilayo sa kanya upang magkaharap sila. Hindi ba sinabi ko sa'yo na sinesave ni Tito PJ ang life mo? Kailangan mo siyang pasayahin para masave mo rin ang life niya. Tumango si Johan. Pasasayahin ko siya, Mama. Pero matagal ba ako sa kanila? Isang sleep? Hinaplos niya ang pisngi nito. Pinilit niya ang sarili ng umiti. Hindi pa man tayo nakararating sa bahay niya, gusto mo na agad umuwi. Magiging masaya doon, Johan. Pero wala ikaw. Wala si ate. Bibisita naman kami palagi. Saka papasok ka pa sa school. Makikita mo kami araw-araw. Mahirap ang ginagawa ni Abby. Alam niya na may mga bagay na hindi maiintindihan si Johan. Alam niya na mahihirap ang mag-adjust ng bata sa bago nitong kapaligiran. Basta, love na love ka ni Mama ha, love na love ka rin ni ate. Tumango si Johan. Siniguro ni Abby na maayos at kumpleto ang lahat ng gamit ni Johan. Gusto sana silang sunduin ni Pau ngunit sinabi niyang magtataksi na lang sila papunta sa condo unit nito. Nais niyang sulitin ang bawat minuto na kasama ang mga anak. Alam niya na mula sa araw na iyon ay magbabago na ang ikot ng kanyang mundo. Bago bumaba ng taxi ay pinagmasdan muna niya ang napakatayog na gusali kung saan nakatira si Pau. Kung saan naninirahan si Johan mula sa araw na iyon. Ang taas-taas, Mama, namamanghang sabi ni Yuna habang pababa sila. Nagkausap na rin sila ng panganay. Hindi nito gaanong maintindihan kung bakit ito maaaring sumama. Ngunit pumayag naman na mawalay si Johan. Ang akala ni Yuna ay sandali lamang ang paghihiwalay na iyon. At iyak ni Abby na mahihirapan siya kapag napansin na ng dalawa na matagal na masyado ang paghihiwalay nila. Nasa labi si Pau para salubungin sila. Halatang kinakabahan ang binata habang nakatutok ang mga mata kay Johan. Kaagad sila nitong nilapitan at kinuha mula sa kanya ang isang bag. Hi! Pati ni Pau sa masiglang tinig kahit na kinakabahan. Nalangkapan ng excitement ang kabang iyon. Sabik na sabik itong makasamang anak. Isa rin marahil iyon kung bakit pinaubayan ni Abby si Johan. Nakikita kasi niya kay Pau ang pagiging isang mabuting ama. Mabait ang binata sa kabila ng mga naging pananakot nito. May matatag itong hanap buhay. Mabibigyan nito ng mas maalwang buhay si Johan. Responsable si Pau at mapagmahal. Nginitian niya si Pau, kaagad na binati ni Yuna ang binata. Tahimik lamang si Johan. Binuhat ni Pau ang anak. Okay ka lang ba? Excited ka na ba na makasama ako? Nag-aalin lang ang tumango si Johan. Mula nang malaman ni Pau ang buong pangalan ng bata, ay iyon na ang ginamit niyang tawag dito. Tara na sa taas. Tita Mika is waiting. She's excited to meet you. Iginiyas sila nito sa elevator. Nabanggit na rin kay Abby ni Pau ang tungkol sa fiancé nito na kasama rin sa unit. Nais niya makilala ang babae at kilatisin. Ang babae ang magiging ina ni Johan sa hinaharap. Kailangan niya makasiguro na magiging mabuti ito sa kanyang anak. Hindi niya basta-basta na lang ipapaubaya sa ibang babae si Johan.
Pagpasok na pagpasok nila sa malawak at marangyang condo unit, nadat na nilang nag-aabang na sa kanila ang isang napakagandang babae. Sa unang bista pa lamang ay malalaman ng hindi ito purong Pinay, hindi basta-bastang babae. Simpleng blusa at flowy skirt ang suot nito. Ngunit parang nakahanda ng rumampa sa runway. Matangkad si Mika at talagang napakaganda. "Guys, I want you to meet Tita Mika, my fiancé." "Han, sina Abby, Yuna, at Johan," pagpapakilala ni Pao sa kanila. Nang lumuwang ang ngiti sa mga labi ni Mika ay lalong tumingkad ang kagandahan nito. Halos mahirap paniwalaan na may ganitong kagandang nilalang. Naikurap-kurap pa ni Abby ang kanyang mga mata. "Hello," nakangiting bati nito. Inilahad nito ang kamay sa kanya na kaagad naman niyang tinanggap. Nginitian ni Mika at kinawayan ang dalawang bata. "Sit! Sit!" wika ni Pao. "I'll prepare the food." Karga pa rin si Johan ay pumunta ito sa kusina. Napatitig si Abby kay Mika habang nauupo sa malaki at malambot na sofa. Tila bahagyang nailang ang babae. "Is there something in my face?" nakangiti nitong tanong. Umiling siya. Bago pa man siya nakatugon ay naunahan na ni Yuna. "Ang ganda-ganda mo po kasi," wika nito. Banayad na natawa si Mika na lalo nang nagpatingkad ng ganda nito. Ang ganda rin ang tunog ng tawa. Wala yatang hindi maganda sa pagkatao ni Mika. "Thank you. Thank you babe. Ang ganda mo rin." Nagliwanag ang mukha ni Yuna na ikinangiti ni Abby. Magkwekwentuhan sila ni Mika habang nasa kusina si Pao at naghahanda. Hindi niya maiwasang isipin na dapat ay si Mika ang gumagawa niyon, hindi si Pao. Nagkaroon tuloy siya na impresyon na hindi marunong sa kusina ang mapapangasawa ni Pao. Habang naroon, ay hindi halos nilubayan ang tingin ni Abby si Mika. Pinag-aralan niya ang bawat kilos ng babae. Sinikap na itago ngunit nakita pa rin niya ang pagkailang nito kay Johan. Hindi pa niya yakap at hinahangka ni Mika ang bata. Bagamat nginitian naman, tila hindi ito komportable na kasama ang mga bata. Mabait si Mika, ngunit hindi niya mapalis ang hindi komportableng pakiramdam sa pagiging ina nito kay Johan. Tila hindi ito marunong sa bata at sa bahay. Mababakas ka agad sa itsura na hindi ang tipo ni Mika ang magiging isang tipikal na ina. Alam ni Abby na wala siyang karapatan, ngunit hindi niya ganap na gustuhan si Mika para maging ina ni Johan. Hindi niya lubos na maipagkatiwala ang anak sa babae. Hindi nga lang niya alam kung paano iyon gagawa ng paraan. Ang higpit-higpit ng pagkakayakap ni Abby kay Johan nang kailangan na nilang umalis ni Yuna. Hindi niya gustong pakawalan ng anak, ngunit alam na hindi maaari. Hirap na hirap siyang pigilan ang kanyang mga luha. Kumalas siya upang mayakap din ni Yuna ang kapatid. Banayad na tinapik ni Yuna ang ulo ng kapatid. "Papakabait ka ha." Napangiti si Abby kasabay ng pagnikip ng kanyang dibdib. Pinisil niya ang pisngi ni Johan. "Come honey, let's take you into your room," ani Mika habang hinahawakan ang kamay ni Johan. Pinanood ni Abby ang pagpasok ng dalawa sa isang silid. Nakita na niya ang silid kanina. Maluwang, maganda at kompleto sa mga kagamitan at laruan. Tuwang-tuwa si Johan sa bagong silid. "Maraming maraming salamat Abby," ani Pao nang sumara ang pinto. "You have no idea how much this means to me." May idea siya kaya naman nagpapaubaya siya ngayon. "Mabait ka na uli. Nakuha mo na ang gusto mo," aniya sa nagbibirong tinig. Naisuklay nito ang mga daliri sa buhok. "I'm sorry. I'm not really good with dealing with sudden changes. I'm very good at prospecting and I honestly didn't see this coming. Hindi ako sanay na mangyari ang mga bagay na hindi ko inaasahan. Suddenly, I'm a father. Pasensya ka na sa mga nasabi at nagawa ko. Naiintindihan ko, Pao. Huwag mo nang gaanong pakaisipin iyon. Alagaan mong maigi si Johan. Natandaan mo ba ang lahat ng mga bilin ko?" Tumango si Pao. "I made a list. Tatawagan mo ako kung may kailangan ka ha, kung may tanong ka." Tumango na lang si Pao. "Maraming maraming salamat talaga." Nagulat siya nang bigla siyang yakapin ng binata. Tinapik-tapik niya ang likod nito. "Nasa paligid pa rin ako, Pao." Nakamatsyag. "Hindi pa ganap na ipinauubaya sa iyo ang anak ko. Kapag sa palagay ko ay hindi siya napabuti sa iyo, kukunin ko siya. Kaya kitang labanan."
Medyo pabiro ang tinig niya ngunit alam na alam ni Pau na seryoso siya. Walang alinlangan niyang babawiin ang anak sa sandaling nakitang napapabayaan si Johan. Akala mo ikaw lang ang kayang manakot at magbanta? Dagdag niya upang pagaanin ang atmosphere. Banayad na natawa si Pau. Mas hinigpitan nito ang pagkakayakap sa kanya. Maraming maraming salamat pa rin. Hindi kita bibiguin. Gumanti na siya ng yakap. Hindi siya mag-aalala kung si Pau lang. Kumalas siya kay Pau nang nakarinig ng tikhim. Nakalabas na pala ng silid si Mika. Pareho nilang hindi napansin ni Pau ang pagbukas ng pinto. Nakangiti ang dalaga. Ngunit may kung anong kakaibang damdamin na kabad siya sa mga mata nito. Kaagad ang nakaramdam ng pagkailang si Abby. Hindi talaga niya gusto ang mapapangasawa ni Pau. Nagpaalam na sila ni Yuna. Hindi umabot si Abby sa taxi. Sa labi pa lang ay namalisbis na ang kanyang mga luha. Pagkasakay sa taxi ay mahigpit niyang niyakap si Yuna na panay ang tanong kung bakit siya umiiyak. Anong kapalaran naghihintay kay Johan sa kamay ng fiancé ng kanyang daddy ngayong magkakasama na sila sa iisang bubong? Yan ang aabangan natin sa paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.